Ibinalik ng pulubi ang perang napulot niya sa milyonaryong may-ari nito. Pero nagulat siya nang ibalik ulit ito sa kanya ng milyonaryo. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang pagsukli sa kabutihan. Ilang taon na ring taong kalye ang binatang si Teban. Nabubuhay siya sa paghahanap ng pagkain at pamamalimos. Pero hindi siya ang tipo ng tao na simpleng nakaupo lang sa gilid habang may katabing lagayan ng mga barya. Dahil kinakantahan niya ang mga taong dumadaan kahit hindi naman ganoon kaganda ang kanyang boses. Hoy, ayan na oh. Nilagyan ko na nga ng 10 piso ang lagayan mo. Kanta ka pa rin ng kanta. Tigil mo na nga yung kakakanta mo. Imbis na bigyan ka ng iba dito, hindi na kasi ang pangit ng boses mo. Saad ng isang babaeng may katandaan na. Natawa naman si Teba na medyo nasaktan rin dahil prangka ang pagkakasabi niyo ng matandang babae. Salamat po, madam. Ngingiti-ngiti ka pa? Binubwisit mo na nga ang araw ko, may gana ka pang umiti dyan. Si madam talaga. Ayos na po yung isang beses na panlalait, madam. Huwag niyo na pong dagdagan. Pagbibiro niya pa dito. At nagawa mo pa talagang magbiro, ha? Sa tingin mo natutuwa ako? Hindi ako natutuwa. Sa tuwing dadaan ako dito, naiimbyerna ako dyan sa boses mong ang lakas makapanira ng araw. Alam mo, tigil mo na yan dahil hindi nakakatulong. Si madam naman, eto lang ang pinagkakakitaan ko eh. Anong eto lang, hoy? Ang laki-laki ng katawan mo, ang lusog-lusog mo tapos nakokontento ka na sa ganito? Magtrabaho ka. Kaya mo po ba akong papasukin ng trabaho, madam? Aba! Sa inis nga ng matanda ay dali-dali niyang kinuha ang kanyang tungkod at pinagpapalo si Teban. Nang makita naman iyo ng apo ng matanda ay agaran itong lumapit at inawat ang kanyang lola. Lola, tara na po sa sasakyan at nandiyan na po ang sundo natin. Awat ng kanyang apo at inalalayan na ang kanyang lola papasok sa kotse. Pinagpag naman agad ni Teban ang kanyang suot na damit at napahawak pa sa kanyang ulo na may kaunting bukol dahil sa pagpalo ng matanda. Ilang sandali pa'y bumalik naman ang apo ng matandang babae para humingi sa kanya ng pasensya. Kuya, pasensya na po talaga ha. Wala lang po kasi sa mood ang lola ko ngayong araw eh. Nasaktan po ba kayo? Di naman masyado ineng, tsaka naiintindihan ko naman ang lola mo. Pasensya na po talaga ha. Huli ko na po kasing nakita na narito na po siya at nakikipagtalo pa sa'yo kung ano-ano patuloy ang sinabi niyang hindi maganda. Ayos lang yun, ineng. Sige na, balikan mo ng lola mo doon at baka mas lalo pang magalit yun. Sige po, pasensya na po talaga ha. Heto po, para po sa inyo. Salamat ulit. Ngumiti naman si Teban sa babae. Nang makitang 500 ang perang binigay nito ay balak niya pa sanang tawagin itong muli para sabihin sobrang laki niyon. Pero hindi niya na nagawa dahil nakasakay na ito ng kotse. Nagpapasalamat na lamang din si Teban dahil marami na siyang mabibiling pagkain sa perang iyon at ilang araw din niya itong mapapakinabangan. Dali-dali siyang tumayo sa kanyang pwesto at nagtungo sa may pinakamalapit na bake shop para makabili ng tinapay. Saktong nadaanan niya naman ang isang babaeng katulad niya ay pulubi din at namamalimos. May kalong-kalong pa itong sanggol na mukhang wala pang 1 taon. Nakaramdam ng pagkaawa si Teban sa babae. Kaya inabot niya dito ang biniling tinapay. Para saan po yan? Tanong pa nito sa kanya. Para sa'yo. Tsaka huwag ka dito pumuesto, mamaya lang. Iikot na ang araw at mainit na dito banda, kawawa naman ang anak mo. Anak mo ba yan? Tipid namang tumango ang babae. Na para bang nahihiya pang aminin na anak niya nga ang kalong-kalong na sanggol. Ano ka ba? Biyaya yan kaya wag mong ikahiya. Ikaw lang bang nandito? Hindi po. Kasama ko po ang nanay ko. Umalis lang saglit. Kung ganun, dadagdagan ko pag tinapay na yan. Teka ha, hintayin mo ako dito. Bumalik naman muli si Teban sa bake shop at bumili pa ng tinapay para ibigay sa babae. Sinamahan niya na rin ng maiinom. Oh, eto, may panulak na rin. Naku, salamat po ha. Wala na po kayo. Yun yan. Ayos lang, may kaunting sukli pa naman ako dito. Sige ha, aalis na ako.
Kahit hirap ay gumagaan pa rin ang pakiramdam ni Teban lalo na kapag nakakatulong siya sa mga katulad niyang hirap na hirap at kapos. Dumaan pang ilang araw at ramdam na ramdam pa rin ni Teban ang masakit niyang ulo dahil sa ginawa ng matanda. Dahil din sa pangyayaring iyon ay naisipan niyang huwag nang kumanta dahil marami palang naiimbyerna sa boses niya. Nadala na siya sa komprontasyon ng matandang babae sa kanya. Kaya naisip niyang maghanap na lang ng pera sa ibang paraan. Matagal na rin niyang sinubukang maghanap ng trabaho. Pero dahil walang pinag-aralan kaya hindi siya natatanggap. Kahit simpleng paglilista lang ay hirap siya. Kaya mas minabuti niyang ganito na lamang. Wala rin siyang malapitang kahit sinong kamag-anak. Dahil lumaki siyang walang pakialam ang mga magulang niya sa kanya. Tumakas lang siya noong binubugbog na siya ng ama at nagsimulang maging taong kalye. Noong una, hirap na hirap pa siya. Pero kalaunay nakasanayan na rin niya ang buhay mag-isa sa kalye kaya nawala na ang takot niya. Ang tanging problema niya lang ay kung paano makakahanap ng pera gayong madalang lamang ang nagbibigay sa kanya. Diyos ko, di pa rin po ako tumitigil sa kakadasal sa inyo. Araw-araw, pare-parehas lang po ang dalangin ko. Sana malampasan ko ang mga araw na dumadaan. Noon pa man, ito na talaga ang dalangin ko. At wala po akong babaguhin hanggang ngayon. Hindi po ako magsasawang ipagdasal yan sa inyo dahil alam ko pong nakikinig kayo. Dalangin ni Teban sa isipan. Naniniwala kasi siya na may tamang panahon para sa lahat. Nagpapasalamat na lamang din siya dahil kahit gaano siya kahirap at ilang taon ang nasa kalye ay wala pa rin nangyayaring masama sa kanya. Patunay lamang na pinapakinggan ng Panginoon ang kanyang mga dalangin. At iyon ang kinakapitan niya araw-araw. Umaabot din ng ilang araw ang 500 na nasa bulsa ni Teban. Tinitipid niya ito para magamit niya pa ng matagal. Nang maubos naman ay bumalik na naman siya sa kanyang gawain. Ang pumwesto sa isang sulok para abutan ang barya ng mga taong nagsisidaan. Hindi na rin siya kumakanta dahil ayaw niya nang magkabukol muli. Kung wala namang nagbibigay sa kanya ng barya, ay naghahanap siya ng mga tirang pagkain sa mga basurahan. Iyon naman ang ginagawa ni Teban. Lalo na kapag gutom na talaga siya. Hanggang isang araw dahil hindi na matiis ni Teban ng gutom ay naisipan niyang maghanap ng pagkain sa mga basurahan. Kaya dali-dali siyang nagtungo doon at sinimulan na ang pangangalakal. Ay, ano ba naman to? Kung hindi panis, buto naman. Naiinis niyang wika sa sarili. Nalulunok na lamang ni Teban ang sariling laway dahil sa nararamdamang gutom. Lahat na din ang nakaplastadang basurahan doon ay nagawa niya ng kalkalin, maliban sa isa na nasa pinakadulo. Agad lumapit ang binata doon at ipinikit muna ang mga mata at lihim na nagdasal na sana ay may pagkain sa loob ng basurahang iyon. Matapos manalangin ay inumpisahan niya ng pangangalakal. Ngunit bigo siyang muli dahil puro mga plastik ang nasa loob niyon. Ay, kung minamahals ka nga naman oh. Akma na sanang aalis si Teban sa kanyang pwesto. Nang mabaling ang atensyon niya sa isang puting sobre na nasa tabing kalsada. Sobre? Ang kapal nito ah. Ano kayang laman nito? Sulat? Natanong pa niya sa sarili bago pinulot ang sobre. Ngunit nang buksan niya iyon ay doon na nga nanlaki ang dalawa niyang mata nang makitang hindi sulat ang naroon, kundi malaking halaga ng pera. Diyos ko, totoong pera to ha? Agad na humanap ng pwesto si Teban para tingnan kung totoo nga bang pera iyon o hindi. At nang makumpirmang totoong pera nga iyon ay doon na napa sign of the cross si Teban. Ito na ba ang sagot sa mga dasal ko? Diyos ko, pagkain lang naman ang hiling ko pero sobrang pera ang binigay mo. Meron sigurong nakahulog nito dito. Saad pa niya. Hindi niya maipagkakailang natuwa siya dahil sa isang biyaya ang dumating sa kanya. Pero ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala nang maisip niyang mali ang naging reaksyon niya. Mali na natuwa siya sa nakikita niya ng malaking halaga ng pera. Dahil tiyak niyang may isang tao rin na siyang may-ari ng sobrang iyon na nawalan. Naisip niya rin na baka may paggagamitan ng may-ari niyon kaya sa huli ay napagpasyahan pa rin ni Teban na huwag umalis kung saan niya nakita ang sobre at hintay na lang kung may pupunta doon para hanapin iyon.
Sa kabilang banda naman ay si Drew na nakikipag-usap sa mga tauhan niya. Huwag po kayong mag-alala, bukas po ay bibigay ko na sa inyo mga sahod nyo. Hindi kasi ako pwedeng makapag-withdraw ulit ngayon kasi nag-withdraw na ako kanina ng malaking halaga. Paliwanag ni Drew sa mga tauhan niya. Ayos lang po Sir Drew, naiintindihan namin po kayo. Ikinalulungkot din po namin ang pagkawala ng pera mo. Baka may paraan pa po Sir para makita yon, tutulong po kami. Yun na nga, hindi ko alam kung saan ko nawala yung pera. Ilang oras na din ang lumipas at tiyak kong may nakapulot na nun. 2 oras pa lang naman po Sir, isipin mo pong mabuti kung saan kayo nagpunta kanina. Bago kayo nagtungo dito, isa-isayin mo po ang lugar na pinaghintuan mo. Malay mo naman Sir, may ginunto ang pusong nakapulot nun at inireport na sa mga pulis. Sana nga, pero mas mainam kung gawin ko din ang suwesyon mo. Salamat at pasensya na talaga. Kung hindi lang nawala ang pera, may sahod na kayo ngayon. Ayos lang po Sir, hindi niyo naman po nakaligtaan ang mga sahod namin buwan-buwan. Huwag po kayong mag-alala Sir. Salamat. O sige, wala na munang magtatrabaho ngayon. Bukas na lang, magsiuwi na muna kayo sa mga pamilya nyo at babalikan ko rin naman ang mga lugar kung saan ako huminto kanina. Tumango na lamang ang mga tauhan ni Drew at nagsialisa na. At naiwang si Drew na may naupo na lamang din siya sa isang swivel chair at inisip ng mabuti kung saan posibleng nahulog ang pera niya. Sa kotse lang naman kasi talaga ako kanina. Pagkatapos kong mag-withdraw, sumakay na ako sa kotse at nagtungo. Teka, huminto nga pala ako kanina sa labas. Lumabas ako para itapon ang wrapper ng pagkain binili ko. Tama, baka dun malapit sa basurahan. Sa naalala ay dali-dali na ngang tumayo si Drew at sumakay sa kanyang kotse. Kaya pinaandar iyon. Pagdating ay agad siyang bumaba at tinignan ng bawat sulok ng lugar. Pero bigo siya. Tama nga ako, may nakapulot na nga siguro noon kanina pa yun eh. Bulong na lamang niya sa sarili. Pero kahit na ganoon pa man ay ipinagpatuloy niya pa rin ang paghahanap. Habang ang nakaupong si Teba naman ay agad nakita ang isang disenteng lalaki na nasa malapit lang niya. Pawisan na ito at parang may hinahanap. Hindi na nga rin siya nagdalawang isip na lapitan ito at tanungin. May hinahanap po kayo sir? Ano pong hinahanap mo sir at baka makatulong ako? Nag-aalangan man pero sinabi pa rin ni Drew kung ano ang hinahanap niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Teban dahil ang tinutukoy ng lalaking kaharap ay ang sobrang napulot niya kanina. Ito po bang hinahanap mo sir? Sabay pakita sa sobre. Tila nagningning naman ang mga mata ni Drew sa nakita. Yan nga po yun. Binigay naman ni Teban sa may-ari ang sobre at ngumiti. Ay, salamat. Ilang oras na rin po kasi ako nakaupo dito sir eh. Nakaupo? Bakit? Kanina mo pa ito nakita? Opo, kanina pa. Naghahanap po kasi ako ng pagkain sa mga basurahan na nandito at saktong nakita ko po yan. Akala ko nga peke lang ang laman, tunay pala. Pumuesto ako dito para ibigayan sa may-ari kung sakali mang may bumalik. At ngayon, nandito na nga po kayo sir. Ibig sabihin, makakaalis na po ako para maghanap po ulit ng pagkain. Paliwanag pa ni Teban dito. Talaga? Hinintay mo ko? Opo sir, nagpapasalamat nga po ako nung una eh dahil dalangin ko talaga na may makahanap ng pagkain. Pero pera po talaga ang nakita ko. Mabuti na lang talaga at naisip ko rin na baka may paggagamitan ng may-ari niyan. Kaya nagtsaga po talaga ako maghintay dito. Napangiti si Drew sa narinig. Agad niyang kinuha ang sobre at binilang ang pera sa loob. Mas lalo pang lumapad ang ngiti niya nang malamang kumpletong-kumpleto ang pera sa loob niyon. Kumpleto po ba sir? Oo, kumpleto. Gutom ka, di ba? Bakit di mo ginamit ang perang to para makabili ng pagkain? Naku sir, hindi naman po akin yan eh. Isa pa, pulubi na nga po ako eh. Takot na po ako na mas maghirap pa kapag ginamit kong perang hindi ko naman pag-aari. Takot ko lang po sa karma, sir. Natawa naman si Drew at mas lalong bumilib sa lalaki. Alam mo, maraming salamat talaga ha. Ano nga ulit ang pangalan mo? Teban po. Maraming salamat, Teban. Ako naman si Drew. Ang totoo niyan, nang hindi ko na makapang sobra sa bulsa ko, para akong aatakihin sa puso. Hindi naman kasi biro ang nawala ng ganito ng kalaking pera. Yun na nga rin po kay sir eh. Naisip ko po yun. Ano po bang paggagamitan mo dyan sir at ang laki? Katapusan kasi ngayon kaya pinapasahod ko to sa mga tauhan ko. Nahiyang ako sa kanila eh, dahil wala akong nabigay sa kanila ngayon kaya hindi ko na muna pinagtrabaho. Ganun po ba sir? Pwede mo na silang ipatawag ulit para makasahod na po sila.
Ngunit imbis na sumagot ay ngumiti lamang si Drew at kinuha ang kamay ni Teban saka inilagay sa palad nito ang sobre na may lamang pera. Sir, bakit po? Tila nagtataka at naguguluhan pang tanong ni Teban sa binata. Sa'yo na to. Kaya ko namang mag-withdraw ulit bukas para may pangsahod ako sa mga tauhan ko. Nabigla lang ako at natuwa dahil ganyan ang nasa isip mo. Sobrang dalang na lang kasi ng mga tao ngayon. Hindi ko naman nila lahat ha. Pero kadalasan kasi sa mga tao, lalo na kapag nakapulot na ganito kalaking pera, ay hindi na nila naiisip na isa ulit sa may-ari. Kaya maraming salamat, Teban. Sobra mo akong napabilib. Inaamin ni Teban na natuwa siya sa sinabi ng binata. Pero hindi niya matanggap ang perang hindi naman galing sa kanyang pawis. Intindihan ko po ang punto mo, sir. Kaya lang, hindi ko po matatanggap ang ganito kalaking pera. Hindi naman galing sa pawis ko talaga. Oo, namamalimos po ako pero hindi po yung tipong nakaupo lang sa gilid at nangingi. Kinakantahan ko po sila kahit hindi naman talaga kagandahan ng boses ko. Tawa pa ni Teban dito. Talaga? Gusto ko lang naman sanang ibalik sa yung kabutihan mo eh. Ano bang gagawin ko? Kung po pwede po sana sir, wag na lamang po perang ibigay mo sa akin. Kung ganun, ano? Sabihin mo. Kung maaari po, trabaho na lang po kung may bakante po at mapapasukan pa po ako. Kung pera po kasi at naubos, magsisimula na naman po ako sa uno. Tumatanda na po ako at gusto ko rin po sanang makapag-ipon at baguhin ang estado ng buhay ko ngayon. Hindi man ako maging kasing yaman mo, pero gusto ko pong makaalis sa pagiging isang pulubi. Sa sinabi nga ni Teban ay mas lalong bumilib si Drew dito. Yan ba talaga ang gusto mo? Kasi kung yan talaga ang gusto mo, kaya ko namang ibigay sa'yo. Talaga po, sir? Siyempre po, gustong gusto po. O sige, pero dahil papasok ka na ngayon sa akin bilang trabahante ko, may nakalaan na rin kwarto sa'yo doon. Talaga po, sir? Naku, maraming salamat po talaga. Grabe talaga magbigay ng biyaya ang Diyos. Trabaho lang ang hiling ko. May kasama pang tirahan. Salamat, sir. Sugo po kayo ng Diyos. Napangiti naman agad si Drew at hindi na nagdalawang isip na isama si Teban sa bahay niya pag-uwi. Ganoon na lamang ang gulat at pagkamangha ni Teban nang makita kung gaano kalaki ang bahay ng binatang si Drew at kung gaano karami ang sasakyan nito. Sir, nasasakyan mo po ba ang iba dito? Ang dami naman yata nitong sasakyan mo. Manghang usal ni Teban na siyang ikinangiti ni Drew. Noon pa kasi ako nangangolekta ng mga sasakyan, Teban. Bata pa kasi ako, mahilig na talaga ako sa mga ganyan eh. At medyo, nung nakaluwag, sinisimulan ko na rin ang pangongolekta. Talaga po, sir. Nakakamangha naman. Ilang taon na po kayo nangongolekta, sir? 6 na taon na rin. Nakakamangha po kayo, sir. Ang dami niyo rin pong kasambahay dito, ano? Tsaka, ang laki-laki po ng bahay niyo. Kailan po bang nakatira dito, sir? Oo, ako lang. Kapag bakasyon, nagiging bahay, bakasyonan din to dahil dito kami nagtitipon-tipon lahat. Ang saya po siguro niyan, sir, no? Oo naman, halika at ipapakilala muna kita sa mga kasambahay ko bago ko ituro sa iyo ang magiging kwarto mo. Isama ang iba pang mga trabahante. Iyon naman agad ang ginawa ni Drew at ipinakilala na nga si Teban sa mga kasambahay. Nang matapos, ay nagtungo na rin sila agad sa isang kwarto kung saan naroon din ang mga kasamahan niyang trabahante. May 4 na double decks na kama sa loob at may malaki pang espasyo. Ipinakilala ni Drew si Teban sa mga makakasama niya at doon na rin ipinaliwanag ng binata kung saan siya magtatrabaho at kung ano ang mga gagawin. Kayo muna ang bahala dito sa bago niyong kasama. Siguraduhin lang niyo na matututo agad siya. Teban, lalabas na muna ako ha. Makipagkilala ka muna sa mga kasamaan mo dito. Papahatid ko na lang din ang mga damit mo sa katulong. Salamat sir. Tugon niya dito. Nang makaalis ay doon na nakipagkwentuhan si Teban sa iba niya pang kasamahan. Natuwa at na-excite naman si Teban dahil bukas na bukas ay agad magsisimula na siyang magtrabaho sa warehouse na pagmamay-ari rin ni Drew. At makalipas lamang ang ilang linggo ay nakangiti na siya habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa salamin. Masasabi niya kasi na hindi siya ang dating Teban na pulubi. Dahil naging daan si Drew para magbago ng paunti-unti ang pisikal niyang anyo at ang buhay niya mismo. Kaya naman ganoon lamang pasasalamat niya dito at hindi ito magsasawang magpasalamat sa kanya.
Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Pagsukli sa Kabutihan.